sa malinda ng po sa ating lahat. Yan ngayon po sa mga tuto sa ating isang kaya sa ngayon. Sa paniniwala po ng ating gawain mo yung hapon na ito, may mga munting anunsyo naman po na isa sa ating una, tuloy-tuloy tayo po ang mga schedule natin sa Bible reading sa mga kalalakihan na iyan dito yung Lunes at Puwebes. Alas 10 po lang dati ito. At sa mga kababalikan naman po ay meron dito sila ginagawa ng Bible reading tuwing Tuesday and Friday. At tuwing midweek naman po natin is Wednesday ay meron tayo ginagawa ng Bible reading sa first chapter po tayo. 7 p.m. po ito. At tuwing Sabado meron naman po tayo mga sa kababalikan at kalakihan na training para sa siya. At kami sa araw po ay binagyan lang tayo na LBCM study. Tuwing alas 4 po nilip po ito na malakihan sa iyo. Mamaya po, after po ng service ay dalawa po tayong yung mga meeting po. Hindi po gaganapin ang mga kababaihan tapos po ng service ngayong araw na ito. Ang balik, pinapaalalahanan po tayo sa deadline po or yung araw po ng submission. Pinakamuling submission po ay June 30 sa ating updated government and testimony na kinakailangan po sa ating pagin natin. Sa panahin ko na po, inakas ko po na basa natin ang ating Biblia sa Psalm 33. Psalm 33, basahin ko. The steadfast love of the Lord. Shout for joy in the Lord, O you righteous. Praise be to the upright. Give thanks to the Lord with the life. Make melody to him with the heart of ten strings. Sing to him a new song. Play skillfully on the strings with a loud shout. For the word of the Lord is upright. The Holy Spirit is done in faithfulness. He loves righteousness and justice. The earth is full of the steadfast love of the Lord. By the word of the Lord, the heavens are made, and by the breath of his mouth, over whom he gathers the waters of the sea. He puts the deeps in storehouse. All the earth is fear the Lord, for the inhabitants of the world stand all. For he spoke and he came to be, he commanded and he stood firm. The Lord brings the counsel of the nation to nothing. He frustrates the plans of the people. The counsel of the Lord stands forever. The plans of his heart for generation. Blessed is the nation whose God is the Lord. The people whom he has chosen as his heritage. The Lord looks down from heaven. This is all the children. From what racing and proud to look all in heaven on the earth. Who fashions the heart of them all that observes over things. He is not saved by his great army. The warrior is delivered from his great army. The war horse is upon the hope for salvation. And by its great might it cannot rescue. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him. On those who hope in his steadfast love. That he will deliver their soul from death and keep them alive in famine. Verse 20, our souls wait for the Lord, he is our help, our shield. For our heart is glad in him, because we trust in his holy name. Let your steadfast love, O Lord, be upon us, even as we hope in you. At maikling summary sa Psalm 33, na pinaka-desire ng tumulad na ito, una ay isa lang, is bigyan ng ang pangal at i-praise ang mag-iisang Diyos na si Jehovah. Sa verse 1 to 3 dito, pinakita na ito ang suwing na pagsamba ng sarang-iisang pangal ng Diyos na kung saan ay exhort ng isang pinabanal o righteous para sa kanya. Sa verse 4 to 5, pinakita dito yung character, excellence ng character ng Diyos
verse 6 to 7, pinakita dito yung paano ginawa ng Diyos yung creation. Pinakita rin dito na yung purpose sa verse 7, 8 to 11, yung accomplishment ng purpose ng Diyos sa mga tao. Agad sa naayon sa kanyang providensya. And sa verse 12, pinakita dito na pinagpala ang mga tao na sinasambang puli ng Diyos. All these people are proclaimed blessed. Verse 13 to 19, pinakita yung dalawang attributes na mayroon ng Diyos. Yung may omniscience at omnipotence na mayroon ng Diyos. Kung saan kayo sineselebrate ng mga tao, kasi yung Diyos na ito ay nag-ibig doon sa mga tao pinagpala. Yung mga tao na ito ay hindi sila, ay yung horse, hindi sila kipala sa mga war horse, doon sa mga war big army na mayroon sila. Doon bilang sa Diyos. Sa verse 20 at 22, yung pagkatapos, dito pinag-flood at yung expression na meron ng isang taong nagtitiwala sa Diyos. Yung confidence niya ay nasa Diyos lamang at inapos niya yung sana mo na let your steadfast love, O Lord, be upon us as we hope in you, hope in you. Inapos niya isang kalisang yes, prayer. Na why are ganun din yung ating laman ng puso sa akin. Ating muna ang pagkanda ng sana mo kahit kumawin na ang lahat po kayo. Ating pong buksan ang ating sana mo. Sa pagina on the page 5, ating pong pagpalin ang His Mercy is More. Pakailanan po tayo ngayon. Ating pong awitin. What love to remember, Lord, as we have done. Omniscient, all-knowing, He comes not their son. Glory to us, see without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. What patience will as we constantly roam, what the Father so tender is holding us home. He welcomes the weakest, the blindest, the poor. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord. Riches of kindness He lavished on us. His love was the payment, His life was the cost. We stood in our debt, we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is small. Praise the Lord. Sa amin, nabigay, nawala. So, may people, people, no, sa iba, ito, ito,
Panginoon sa mga ito. Maliit po ang kasalita, ang iyong salita ng si Brother Dennis. Ito pa siya ng karunungan, kalunungan, ito pa kong baba. Maliit Panginoon, ito mo kami sa pipinit, Panginoon, ang puso ng damapatak, ang damapatak ng ito, kong baba. Pag-submit sa Diyos. Maraming salamat po at maraming pagalang. Maraming ako sa awal ng sipo. Para po sa ating public text reading, ay ito po basahin ang 1 Peter chapter 4. Kung meron po tayo ang video, maraming po ako nagsasa na Bible sa 1 Peter chapter 4. Maraming po ako nagsasa. Stewards of God's grace. Since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking. For whoever has suffered in the flesh has ceased. So as to live for the rest of the time in the flesh, no longer for human passion, but for the will of God. For God, for the time that is past to fight, for doing what the Gentiles want to do, living in sensuality, passion, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. With respect to this, they are surprised when you have joined them. The same blood of debauchery, and they malign you, but they will be a part of him who is ready to judge the living and the dead. For this is why the gospel was preached, even to those who are dead, that though judged in the flesh the way people are, they might live the spirit the way God does. Verse 11. The end of all things at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayer. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers good. So hospitality to one another without grudge, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's moral grace. Whoever speaks as one who speaks only of God, whoever serves as one who serves with the strength that God supplies, in order that God may be glorified through you. To him the Lord, glory and dominion forever. Verse 12. Beloved, do not be surprised at the fiery trial which comes upon you. As though something strange were happening to you, but rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when the Lord revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed. Because the spirit of glory of God rests upon you. But let none of you suffer as a murderer, or a thief, or an evil doer, or as a meddler. Yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that day. For it is time for judgment to begin at the household of God. It begins with us. What will be the outcome for those who do not obey the And if the writing is starting to say, what will become of the ungodly and the sinner? Therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good. Sa panimula, yung 1 Peter, dito pinakita chapter 4 yung dalawang tema. Unang tema ay yung pamumuhay ng Kristiyano ba sa kanalitaan ng pagwanti ay Diyos. Verse 1 to 11 po yun. At sa sumunod na verse, from verses 12 to 19, ito pinakita yung suffering ng isang Kristiyano. Pero sinimula ni Apostle Peter yung salita as since therefore. Ito yung nakatumpol doon sa last week natin, chapter 3, na kung saan si Kristo ay namatay, asatay, please, para makatay, at sumatay siya in the flesh, the means of cross. Dito sinimula ni Apostle Peter na
katulad ni Kristo, ang maging mga bagayin natin in the morning pa, yung kasalanan natin sa katawan, ay tumingin tayo doon sa natapos ng gawa ni Kristo at yung suffering niya in the flesh. Dito pinakita na as Christ suffered in human nature, nature yung nature suffered na yung pinaporsuit tayo, yung pinaporsuit tayo ni Apostle Peter na tumingin tayo at gamitin natin, consider natin yung ginawa ni Kristo sa cross ng Calvary at yung suffering na dinanas niya. Para i-modify yung kasalanan na meron tayo. Dito pinakita rin na sa verse 1 na arm yourself with the same way of thinking for your suffering of sin. Ang pinakita dito na yung pagsisimula o yung tunay na modify pagpatay na kasalanan ng isang believer at hindi nagsisimula sa hindi sa pag-iisip. Pinakita dito na kung gusto mo kung dapat na i-modify mo yung kasalanan mo, simula ka sa way ng thinking na meron ka. At naging pinakita din dito na yung partner man, hindi niya kaya mag-modify. Hanggang hindi na rin yung mag-modify yung tanang grasya ng Panginoon ng kanyang pag-iisip at ang kanyang puso. So verse 2 to 3, pinakita dito na kung wala pang buhay tulad ng dati mong gawa, tulad ng mga Gentiles, sabi dito na as to live for the rest of the time, passion, drunkenness, and misery, and also power. Pinakita rin dito na hindi lang dapat i-abstain mo ito, mga kasalanan na ito, kung hindi lahat ng opportunity mo, yung mga opening na nagmumunakakawin na pagdaloon yung kanyang na, slayuan mo na. Pinakita dito na kung meron mga kaibigan before na dalawang pagdaloon mo nila, sa way of living na meron siya. Nakita rin dito na yung isang Kristiyano, pag pinagdilit mo saan, yung temper at behavior niya ay magugulat ng mga hindi Kristiyano. Sabi dito sa verse 5, but they will give upon to him, verse 4, rather, with respect to this, they are so not joined them. Benefit kung hindi gamitin ito sa edify yung buong simbahan, ganun din yung nakabigyan ng talento o ng grace of give of grace ng pagbibigyan. Huwag itong gamitin pang sarili, but gamitin ito para i-glorify yung Panginoon. Pinakita rin dito na wala ibang yung glorification ng Diyos kung gamitin mo ito ay wala ibang magdadaan. O dapat ito ay magsimula muna kung gamitin o maging meditation si Jesucristo na sa lahat gawin ng isang Kristiyano, bago mo mag-glorify ang Diyos, kailangan dumaan. Na,
sinabi niya sa verse 11 na, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ, who is the Lord glory. Lahat ng gagawin ng Christian na lahat ng gagawin mo, may talento ka, may bibigay ka, mayroon ang rasyon na magbibigay, gamitin mo ito at ito dapat ay i-behave ng ating Panginoong Jesus. So verse 12-19, ito yung advice ni Apostle Peter sa mga nagsisuffer o yung mga dramas na suffering ng mga Kristiyano. Una, tinimulan niya yung verse 12. Sa beloved, don't be surprised that there is trial that comes upon you to test you. Huwag kang matulad na pumating ng pagsubok sa iyo. Na huwag kang surprised na parang kang unexpected. Na parang kang pariging Kristiyano kayo, wala na. Sinabi yung video na, do not be surprised. But verse 13, sinabi na, rejoice. Rejoice in suffering. Bakit? Una, sinabi yung video na, na ito ay under ng will ng Diyos. Pangalawa, the more ikaw ay nasa distress or nasa affliction o meron kang suffering, the more na ipagkakatiwala mo yung paluluwa mo sa Diyos at hindi mo isisave yung dapat na kaawan o meron pa. Pinakita rin dito na yung the way na ipokomit mo ang iyong puso o yung paluluwa na meron at yung buhay ay in terms na manalangin at patient and perseverance. And then kapag meron at ang mga tao ng Diyos ay kapag nasa-affliction, they are more encouraged na i-commit yung buhay at mag-hold doon sa mga pangako ng Diyos. It means everything is on the God's will and makita nila na yung hope na meron sila ay doon sa soberano ng Diyos. Sa ating pong pangalawang congressional hymn, na ito po, yung bilang ko na lahat na tumayo. Ating pong buksan ang ating hymnal book sa verse, sa page 2. Ating pong kantahin ang O Lord na ating. O Lord, my Redeemer, greatest treasure, my God, like you there is no other, true delight is found in you alone. Your grace avails the deeds to fathom. Your love exceeds the heavens reach. Your truth I found the perfect wisdom, my highest good, and now I am ending it. O Lord, defender of my weary heart, my sword to fight the cruel deceiver, and my shield against his faithful darts. My soul when he surrounds, my hope when times of sorrow rise, my joy when trials are abounding, your faithfulness, my refuge in the night. O Lord, my rock and my gracious Savior of my ruined life, my guilt and cross it on your shoulders, in my place
You suffered and died. You rose the grave and never conquered. You broke my bonds of sin and shame. You rose the grave and never conquered. You broke my bonds of sin and shame. O Lord, my rock and my redeemer, may all my days bring glory to your name. May all my days glory to your name. Mas, po tayo po, Apostle po, para po sa ating pagbibigay, ayos ko lang po na basahin ang nakasulat sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Nais ko pong ipaalala na aming pagbibigay ay dapat kagalakan sa ating puso na parang na ito'y inanda natin sa publiko at makita rin natin na ang Diyos ay po-provide ang ating pangangailangan sa ating panghasan at sa ating mga pangangailangan sa buong lingkod na ito. Maaari na po tayo magbigay. Ganun po din po sa ating mga leges, approach po natin. Yung may approach po sila Sis Anne and Sis Roberta. Magbigay, kailangan po tayo. Maraming kailangan magbigay. Panginoon, maraming salamat na pwede yung pwede po provide sa amin na aming pangangailangan. At ulang naman mo kami na abusin o patayin ang kasalanan na nabibig sa akin. Ulang naman mo kami na mas mabibig, mas mapagbigay. Tapos kahapon, ulang naman mo kami na hindi mahali na abusin ang isang ganito yung anak mo lang. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon Jesus. At para po natin itong grateful prayer, ay ako po. Pero na Diyos. Dan para sa
In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ, the plan of the fullness of time, to unite all things in Him, things in heaven, things on earth. Verse 11, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. In Him you also, when you heard the word, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, the praise of His glory. Palagi ko ang pagpapasa sa Diyos. Sa kabila ng pangusulang na talipon, puno ng biyaya ng mga pangyarihan gawa ni Kristo, ang ating generation ay pilit pa rin ito tinutuwis. Sa kabila ng kalinawan ng patutuhanan, tulad na ito, makukuha sa pag-iisa muli ng isang katakutan ng Diyos. Ngayon, sa generation natin, every month of June, hindi na lamang Independence Day na sinaselebrate, kundi ang mga LGBT community are celebrating Pride Month. Though na dito na ito sa nakaraan kong sermon ng first month of June, nais ko lang muli itong simula. Kahit na hindi pa ito approved sa Pilipinas, ang mga tao dito sa atin, sa bansa na to, ay acting to legalize na itong kind of community. At ang generation natin ay patuloy pa ang nadodoktrinahan ng twisted na view para yakapin ito na nakakarap. Dahil dito sa kabila ng pinatawag ang Pilipinas na isang religyosong bansa, kitang-kita pa rin sa bansa natin, halata-halata, na nagpapakita lamang ang ating bansa na wala tayo or wala itong bansa natin kamalayan. Banalan ng Diyos at taganda ng kanyang nilikha. Nangyayari ngayon, pinipilit ng generation natin, mga generation ngayon, kung saan ang hindi disenyo ng Diyos, kung saan ang hindi nilikha ng Diyos, ay pinipilit i-normalize. Kagaya na naman itong issue na to. At ang mga tao din ito, twisted ang thinking nila patungkol sa kung ano ang religion ni God. In fact, ang nauso nga ngayon is ano, mold sa, ang nauso ngayon is yung kung paano tinatrato ngayon patungkol sa modern. Ito ay patungkol sa pagsunod or pagsiset na ang standard is sundin mo yung inner feelings mo as authority to express yourself. Problema dito mga kapatid, napakalaki ng parte ng society natin nag-a-appear this kind of behavior, expressing your inner feeling. Kapag positive thinking, pag tingin na doon is what? God be thinking na, or maaari. Ano ba? Mga katagang bringing out the best in you.
Right? Feelings are not the basis. Basis natin, the best for us is that feeling. Tapos ang pag-iisip natin kung mag-i-end up lang tayo nasa pag-deal ng issue na to, kung ang tingin lang natin ay or tatapatan natin is patungkol sa heterosexuality. Dahil lalaki ko ba? Hindi doon, period. Hindi. Kung yun ang depensa natin, kakamanin tayo. Hindi doon nasusolve ang patungkol sa issue na LGBTQ. Ang opposite ng homosexuality ay hindi heterosexuality. Kundi, kabanalan. Take this so. Kaya napakahalaga nito na pag-aralan natin ang pamilya. Dahil ang unang-unang matitira dito ay ang pamilya. At ang ating Diyos. Ano ang sabi sa akin? Ang sabi na karami, pagtatagli yung lahat, pamilya. Kahit gaano ka kapalak, gaano tayo, o ikaw, sino na sa atin, palakpakan ng majority. At yung matutuon na rin sarili natin, or yung advice, yung advice na expressing your inner self, kahit anong palakpak ng tao dyan, or kahit anong nag-agree sa'yo ang lahat, ang punot pang may ending dyan is dead. Hindi mo na kailangan pa ng ibang tao para tumuo, palayo, ay ipag-isa kay Kristo. Sabihin mo lang yung puso mo, you'll become dead. Sabi nga sa Jeremiah 17, verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Yung mismo puso natin, hindi natin kayang maintindihan. Ganon pala natin. Pagsunod sa ating puso, pagsunod sa ating feelings, malalang sitwasyon ng tao na wala sa Diyos. Kahit pa ang mga tao against o kumakontra sa LGBTQ community, there's no exemption sa problema nito. Bakit? It is our problem. It is our common ground. It is our sin against God. Walang pwedeng magmalinis. We have no right to address yung mga kasalanan ng bawat isa. Unless, sabi ngayon po, Sir Noel, unless tanda tayo mag-confess ang gaya ng tinapin niyo. Again, kung ano yung ginatayo ang nalaga sa pangalan sa buhay natin, yun yung lalabas sa talaga sa buhay natin. Kaya, hindi. Yun at yun yun, hindi tayong sabi. Kung kaya ikaw ay nakatindig sa principality ng Diyos, principality sa kanyang pag-ibig, principality sa pagpapatawad ng Diyos, lalabas at lalabas yun. Kung ikaw ay papanggap lang, ando pa sa part of the side, kontrol ka ng galit, kontrol ka ng iyong emosyon, lalabas at lalabas yun. Napaka-importante itong makita natin ang magandaan sa secure na identity sa Kristo. Kaya ganun na lamang kahalaga objective ng series na ito, itong topic natin, itong patience mo, topic natin, no? Upang matulungan tayo bilang sa mga tibahan, pag-ibig managaw sa ating mga kahibig. Hindi mo maging makalag sa pag-ibig. Hindi may tingnan natin. Natutunan na tingnan natin sa ating buhay. And
accepted in service natin. So, let me give you some background. Bila po papatuloy, kita-kita natin na ang epistle nito ay tulad ni Pablo. Natin pagkakaroon na yun. So, numbers pa lang, kanyang pakilala, bilang sa kanyang education. So, nito ay para sa mga churches na at sa karating na reliyan ito sa pangyong AB feed. May ilang taon na lamang at pagkibilang sa daliri. After nun, may nakatulad na sa mga tayas pa. May kasi na pwede sa bagay itong sulat during this time kasi natanya ko si Sulat Nicola sa Apolo sa Sao. Kasabay na ito na si Sulat niya ang Apolo sa ang letter pa. At isang patulong niya dito, paagaban niya dito si Pichipus, na nabanggit niya around the chapter 6 of Ephesians, and he's saying Pichipus is a dear brother, faithful servant of the Lord. Same din, sulat niya sa Colossians. And yun, Pichipus, kaya kanya pag-agapay, his dear brother, and he's defined Pichipus, a faithful servant of the Lord. Gaya ng mga sinilala ni Paul ng mga churches at kapatiran niya ang ibang mga letter. May mga matinding pinagdadaanan din ng mga simbahan sa Ephesus. And after ni Paul umalis sa Ephesus, ang nasasayin doon si Timothy. And si Timothy, tayo nandoon kung ang pangkat ng mga false teachers. And these false teachers ay hindi basta-basta. Dahil sila yung mga influential men, at this is nakalaman dito, naging elders with sila na congregation. They are very confident sa mga, ano nila, sa mga inibitaw nilang interpretation ng scripture, kahit hindi naman nila ito talaga kung kayo naiintindihan. Kahit hindi sila maalam. Kaya marami na deceive. So, the church were plagued by their teachings, but also the meat and their genealogies. Ito ay patungkol sa Gnostic views and senseless and genealogies patungkol sa mga meat at God. Sikat din ang Ephesus because of the temple of Artemis. Kabilang po sa one of the seven wonders of the ancient world. So, makikita natin talaga may background of needs and God's methodology na belief ang Ephesus. Napaka-harmful ang ginawa nila ang simbahan dahil nag-end up ang mga nalimlang sa simbahan ng Ephesus. Nag-end up sila, yung mga nalimlang ang church at Ephesus sa pagkalat ng mga speculation or evidence rather than stewardship from God that is by faith. And after 30 years, Christ gave to also John the Beloved ang mensahe niya sa church ang nakikita natin po sa Revelation 2. Kung saan in-indicate doon that his people had left their first for Christ. They abandoned their love for Christ. Mahali ba tayo mukhang nagtagay ng mga nagtagay? Yes. So sa mga example ng unscriptural ideas, kaya ng mga influential men, false teachers that time, their ideas are very influential. Kaya tayo rin. Not just influential, but also biblical. Sigat pa rin. Also, hindi tayo kasto. Kaya sa panahon natin, given mga unscriptural ideas, like
pwede tayo mahook. Gaya ng mga pinupugos na pandayang ating emosyon o puso. Gaya na naman ng mga yung sa Jeremiah at Christianity. Sa mas nananig sa atin mag-satisfy sa ating mga alaman dali tayo pagkaya sa ating mga. Kaya napangalagal ang ikisa na ito kung saan nag-end up saan natapos ito sa chapter business chapter kung saan nagpapagod wary food or more to be discussed next sa mga tamay dito sa atin. Summary, believer security is not based on their identity in Christ, but rather in the identity of Christ. Siguridad ng isang mananampalataya ay hindi nakabatay sa kanilang pagkakilala kay Kristo, kundi sa pagkakakilala kay Kristo. Malaki ang pinatayo. Maaari tayo mahulog sa cherry picking na pagsunod sa Diyos kung babase tayo kung paano mula kilala si Kristo. Hindi kung paano pinayag ni Kristo. Kaya doon tayo dapat umasok sa ating identity ni Christ kung paano pinayag ni Kristo sa bigay sa atin. Kaya nyo, bahagi sa inyo itong mga following identifiers of who Jesus Christ saving power. Number one, the verse 3, He and the Father are one. That's the verse 3, blessed be the God and the Father, our Lord Jesus Christ. Ibigay nyo na ito, blessed be the God and the Father. Blessed patungkulit ng Supreme. It suggests about the blessing brother in the program. This kind of passage or paggamit ng blessing patungkulit ng Supreme duty ng lahat ng nila. Kung saan Supreme duty is giving praise or commend to God. Na kung saan saved na pagbibigay papuri kay Christ. And this expression ay nagbibigay din sa deity ni Christ na hindi siya adopted son. Kung saan itong adopted son, pinapakumpulan yung patayuan natin. May kita sa person. We will elaborate later. Kaya pakidatid mo na si Christ is of the same essential being at nature as God. Kristo ay Diyos. That's a very important connection sa mga salutation ni Paul and benediction. Papansin natin dapat kung po sa Trinidad mga salutation ni Paul. Napakarami na. Ito parang sa intro ng Ephesians. Makikita na natin. And kasunod nun, sabi doon, di ba, blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in heavenly places. This is the reason why Paul is praising God. Dahil tayo ay pinagkalooban ng spiritual blessing in Christ. Hindi ito patungkol sa ating material na blessing para i-post yung material blessing. But rather, patungkol ito sa providential grace. Patungkol ito sa totality of blessings received by the believers sa pamamagitan. Kristo. Ito ay patungkol sa gawa ng Diyos, who is the divine spiritual
source of all blessings, including yung righteousness, resources, pinaprovide ng Diyos, privilege, position, power, against the devil, against the evil scheme of this world. Ganon kabuti ang ating Amang nasa langit. Kahit na tao, na ang tao ay paaway at wali sa Diyos, hindi nito pinagdamot ang paglilinis sa ating sa langit, pamulitan. Again, ang ating Panginoon sa Kristo, hindi pang tayo ay kaya ka sa kanyang bahaya. So that is the number one. Identifier. He and the Father. Just doesn't choose. He saves. Verse 4. Sabi dito, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love. Again, it's in the mga foundation. Foundation ito sa ating mahal na doctrine of grace. Yung election. It emphasizes here or throughout the scriptures itong the doctrine of election. Pagpili o predestination ng ating Diyos ang niyang believers. At itong pagpili ito or predestination ito does not nullify or hindi sabihin ito eh pinapawalang bisa nito yung responsibilidad ng mga tao para maniwala kay Kristo o maging Panginoon sa pagligtas. Sapagkat ang tao ay malayo sa Diyos without the help of God. We cannot save ourselves. Walang lilinis at pagbibigay ng kalimutan ng kasalanan. At kung ano tayo sa harap ng Diyos, we cannot save ourselves by our works, by our own standard, vanity. Kung sasabihin natin na kaya natin lumapit sa Diyos, without help, susuka tayo ng Diyos. Kaya tayo naligtas, kaya tayo makakabalik sa Diyos, ay sa pamamagitan lamang natin sa Kristo. Si Kristo lamang ang banal na alay upang tayo ay matubos. Kaya ito ang dahilan. Why? Again, Paul is rejoicing, praising God. 3. Because God chose His people for our relationship. So, turn number 2, does it choose? It saves. We cannot do it without the help of God. Yeah, without the help. Number 3, He made our adoption complete for His glory. Ganun po kung for verse 4 and 3. Verse 4, end up yung verse na po. He chose us for Diyos na needed in love. Dahil sa pag-ibig. And ito sa ating point number 3, the verse 5, He predestined us. In love, He predestined us for adoption of Himself, sons, through Jesus Christ. Diyos ay pumili dahil sa kanyang pag-ibig kung sinay maraming ay para maging anak niya tayo sa pamamagitan ni Kristo. Ito ay dahil pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ay pinamanas sa pamamagitan ni Kristo. Dahil iba.
para sa mga human parents, kapag nasagap ka ng isang bata, o magpunta ng isang bata, lahat ng inheritance ay ibibisang. Kaya, pera, pagkain mo, business mo niya, kahit alam kong gamit yan, basta inheritance mo, kahit ang punta, pwede mo ibibigay sa pwede mo ipamana lahat. Pero meron kang hindi mo ibibigay sa kanya. Distinct character niya. Mukha-alim. Ibarat. Pero ang Diyos, miraculously gives His own nature to those He elected, to those who trusted. Binahagi ng Diyos ang kanyang kamalanan sa pamagitan ni Kristo. Not just Christ's richness o yaman sa pamagitan ni Kristo, kundi His very nature. Kapanalan. Kapanalan. Number four, redeemed and forgiven us. The first thing. Verse 6, to the praise of His glorious face. Mapakita pagliligtas ng Diyos ay wala nang ibang purpose kundi para ipakilala kanyang gloria, kanyang kakayahan. Talutong nito, sabi niya sa verse 6, with which He has blessed us in the beloved. Kapitulan sa letter B, beloved. This word beloved refers to the echoed words of the Father. Doon sa time ng baptism, at the transfiguration of Christ. Kung nakikita natin yun, apart ng first four books for the Testament, and sa Matthew chapter 3, verse 17, sabi dito, and behold, a voice from heaven said, "This is my beloved son, with whom I am well pleased." We say also, beloved, refers to the grace, and deserved love and favor that made possible. Deserved love, favor, and grace that made possible for sinners to be accepted by God. So, hindi basta-basta kaya may beloved dito, basta beloved na. But, in emphasis dito ni Paul, capital na beloved. It's not just a regular beloved. Beloved brother. Pinapatungkulan dito si Cristo. In verse 7, in Him we have redemption through His blood, forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Kaya mga kapatid, ang pagiging mediator of Christ ay hindi natin dapat baliwalain, or yung every time na ang preacher or isang teacher ang mediator ni Christ, hindi mo dapat mag-discuss sa kanya natin. Maaari ito ay yung pinapahalagahan mo lang. Pero gaano ka na rin? Sinabi ni Christ our mediator. Kung sa mata ng tao ang yaman ay materialistic man ay patungkol sa mga materialistic na bagay, sa Diyos ay hindi. Si Kristo ang naging isang yaman na kailangan isang sapat, walang labis, walang kulang. Patungkol dito, no? Christ is our mediator. Anong ginawa dito? Jesus Christ, the only son, isang anak, na ama, ibinigay. Buktong na anak, ibinigay. Ayaw ko bibigyan ng illustration na
Ewan ko na pinili ko kasi kundari sa charismatic ng mga kasi kung saan tinatanong, papayag ka ba na yung anak mo eh maging kabayaran para makalaya rin pa hindi ko makasalanan. Siyempre, maalik na sa lundod. Hindi ko makita ng illustration na yun isa para ibatan. Illustration na yun, hindi sa atin. Dahil tayo mga tao, hindi natin nakikita. Kung meron tayo hindi nakikita, na bigat. At yun, mayroong bigat na kasalanan. Na kung bakit namumuhi ang Diyos dito. Kasi kapag yung illustration mo, patungkol sa ginawa ng Diyos, patungkol sa ginawa ng Kristo, para po ni-romanticize yung sacrificial na God. Again, ulitin ko, He gave His only. His only. Nag-iisang anak. His beloved. Whom He loved. For what? He gave it for what? Upang magdanas ng isang kahilingan na dapat tayo ang magdanas. Ang kabutihan ng Diyos na ito, walang kaparehas, walang kapantay na halaga. Pagsamahin mo ng langit at lupa, hindi ito tatapat. Our sins is not just only nailed sa cross ng Kalbaryo. Kundi mismo si Kristo, kinuha niya ito. Inako itong kasalanan na ito. Itong kasalanan na rin, inako niya. And He becomes sin for us. Yung pagdanap ng dugo ni Kristo sa Garden of Gethsemane, His deep agony, nakausap niya ang Ama, nadalangin siya bago ang mga bago sa dalawang pitong oras na siya ay tubuhinan. Ito ay hindi nagpapakita ng takot kundi isang hindi siya ay dumadanas ng isang matinding agony. Hindi takot. Hindi matinding agony. Bakit? Dahil ang kita ng Kristo na siya ay dadanas ng isang matinding kahihiyan na kung saan aakuin niya ang pain at galit ng Diyos over that sin. Ginawa ni Kristo, he take that poison of sin that causes death. The main cause of fall. He take that shame. Inako niya yung pakinggan na yun na hindi nakikita ng tao. Bakit nireject ang tao sa Garden of Eden? Nakita yung Kristo. Gaano nakakaliya yun sa harap ng Diyos. Bakit nireject ang tao sa presensya? Narap yun ni Kristo, pinako niya yun para sa kaligtasan mo, kaligtasan ng lahat. Imagine, the burning of heaven by that cross. Kung saan even yung beauty ng lahat ng creation, hindi pwede mag-match kay Kristo. When I compare it to our Lord, na ako mismo, personally, I admit, I am sorry because even me, hindi ko kaya ma-expand, explain yung sitwasyon na tinit ni Christ. Pero paano ka lang dito? Kailangan mo kalalim. Kailala.
gaano mo naiintindihan, gaano mo kaalam si Kristo, gaano mo kaalam na yung gaano mo kaalam, gaano palalim, gaano yung bigat, o para mo tinig ni Christ, o inako, paikiyan, para dapat sa akin. Hindi galing mo Diyos, inako. Number 5, He gives wisdom and understanding to us. The mystery of the church. Verse 9 and 10. Sinabi siya upon us in all this insight, making known to us the mystery of His will according to His purpose, which He set forth as a plan of the fullness of life. We unite all things in Him, things in heaven, things on earth. Yung term na mystery dito, hindi ito patungkol sa panalisipan na hindi kayang matigyan ng tao, makabot ng isang tao. Itong mystery ito, ay tinutukoy dito, kasi sabi dito mystery, which is a little mystery of His being or mystery of Dios. Ito yung tukoy dito ay yung truth sa Old Testament na kung saan na partially hidden. Tungkol ito sa fulfillment ng prophecies at the one wisdom, works, tracks. Naman yun, it is revealed kung dumating siya. And it began to be fulfilled the church age. Let me emphasize to you the part of the fullness of time. At the fullness of time na po, sinasabi dito sa the verse 10. Sabi doon, making known to us, verse 9, making known to us the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ, the plan for the fullness of time. We can say na yung patungkol dito sa fullness of time, yung sabi ito na patungkol sa future glory. Pero it also refer ito patungkol sa completeness na ginawa ni Kristo, patungkol sa redemption and adoption. Kung saan yung first Adam refers to what? Sa fall. And pagiging isang bigo sa pagmamanage of all things. But because of Christ, second Adam, we are now united with God. He, Christ managed all. Baga parang ito yan. He said, pinapatungkulan sa fullness of time. Patungkol sa completion. Patungkol sa completion ng gawa ni Kristo. The question niya is, may kulang pa ba? Kulang pa ba? Para bumalik sa Diyos. Ano pa ang kailangan? Wala na. Si Kristo ang sapat na dahilan kung bakit makapatawaran. Makapatawaran at pangliligtas ng Diyos. Is completed. Human merit is sent by and the Kamani the profession is 6 Kamani he did everything not only to save us but to declare His goodness and glory. Verse 14 and verse 11. Him, the obtained inheritance, and indeed predestined according to the purpose of Him, who works all things according to the counsel of His will. So that we, who were the first hope in Christ, and indeed with the purpose of His glory. In Him, you also, when you heard the word of truth,
And after the glorification of the living, we receive the promise of hope, who is the guarantee of our inheritance until we acquire the heaven. The praise of you. Aside from saving us, we have done that. God provided what we need. Para doon sa paglalakad ng energy, buhay safe, buhay ligtas ng kanilang natin. Kailangan natin work in our salvation. The guarantee of our inheritance and adoption is not being ano lang, dahil Diyo pa, kundi, kita natin sa lahat sa Jew and Gentiles. Yung guarantee yan, yung pangalaman mo na lahat ng dito, ang mga sisili nito ay ang banal na spiritu. Sa pasimula pa lang, no, before foundation of the world, kaya ang kabutihan ng Diyos. At lahat ng ito ay nakaplano para inalian sa atin, ipakita yan. So, in our salvation, ipakita natin yung goodness ng Diyos, proclaim His goodness. Siyempre, also proclaim, it points up toward sa glory ni God. So, ano ang pwede natin maging application sa pointers ng ito? Karoon akong tatlo na use this adaptation from our studies. Number one, we must focus on Christ and on what He did for us to get a full understanding of our salvation. Kailangan natin ito na ating pansin kay Kristo sa ginawa niya para sa atin, para mas maintindihan natin ang pagkakalang sa lalik. Kaya natin ang pagkakalang sa lalik. Isto, yung inahong niya sa lalik. Ano ba ang klase ng mga nakama na kanyang inayang ibigay na kanyang ibinigay at kanyang isa is only at for that. Ito lang. Ito lang. Itong presence na wala ng iba. Yung mga part na yun, napaka-importante yung maintindihan ng isang pinito. Kailangan din natin maintindihan na hindi tayo ang focus sa redemptive work of Christ or sa pagliligtas na ito, hindi tayo ang focus. Kaya ang focus ito para mabigyan glory ng Diyos. Ayun na, kompleto na. Kaya kailangan ko na lang gagawin. At itong gagawin ko siya sa mga madali. At ito, kailangan natin to focus on Christ. We must grow in maturity. We are part of the body. And Christ is the head. Kaya we must grow in maturity. Bila mga Christian. At kaya na katawan ni Cristo. We must grow in maturity. Number two. That vision, our deepening knowledge of Christ's word in salvation should humble us and teach us to give God glory. We can go, our deepening knowledge of Christ's word in salvation should humble us and teach us to give God glory. Nakikita namin si Kristo dito sa Ephesians, sa buong Ephesians. Kasi mula pa lang ang binasa natin sa inyo. Itong epistle na ito ay mga patulong na pinagbibigyan natin ng critical na biblical doctrine ng union with Christ. Ang kanina po, patungkol yun sa in Christ. Because of Christ, you are adopted. Because of Christ, you are saved. It's all in Christ. Diba? That the Father has blessed us with the spiritual blessing with the totality of blessings in
chose us and adopted us in Christ. In the redemption, through His blood, paligtasan, pagligtas, pagtutubos, hindi dahil sa gawa mo, but through His blood, forgiveness of our sins. Ano pa? In Christ, sabi nun, we obtained an inheritance through Him. In Christ, we are sealed by the Holy Spirit. Kaya ito mga bagay na ito, maging isang malaking reminder, wala tayo pwede mo pagmalaki. Hindi tayo rin mong gawang nangyabang sa ating mga kanilin. Pag-aaral natin sa mga pagbaon natin, iskwela natin, galing meron tayo. Hindi ito sasapat kung tayo magmalaki. Dahil ang aligtasan natin sa ating depravity, sa ating kahulugan, sa ating pagkabulan, nila kay Kristo lamang. Anong ipagmamalaki mo? Pamila ng tingin sa wala. Kaya, the deepening knowledge of the Kristo, o yung paglalim natin, pagkilala ng Kristo, gamitin natin ito upang mas lalo tayo pagdikit. Pagkintindihan natin na tayo di pong pagkiyayo ng Diyos. Number three, application. We must walk in the business according to Christ. Mamuhay tayo ang ating yes, if we are a lucky garbage na piso. Must be excited. Must be hopeful. Must be energized every time na mamuhay natin ito. Mamuhay tayo ayon kay Kristo. Napakasarap na dahil nagsayin mo madali. Again, no? Madaling mamuhay. Saan ba na yan? Hindi naman karap isipin bilang isang church. Wala kang kaya lang ipang malaki. Lahat tayo. Lahat tayo. Hindi naman kapatid. Sabay-sabay. Ang isa nagmamalaki lamang. At anong meron? Kung mas magaling ka sa bagay na to, nagiging part na kung saan na. Pagdakan tayo, dapat ang patuloy na nililin sa atin. Pag-grow natin, maturity, ano yung salita, His Word. Tayo ang mga nanapalataya, nasa atin na yung resource of peace, peace or readiness. Alright. Kailangan natin resources to walk with God. Christ, the one who complete by walking on the earth. Through Christ, is the key. He's the one who goes forth. In conclusion, hindi ka madalit ng ating buhay sa pangalanan. We have our enemy. But we have our enemies. Hindi na nato na ating sarili. Tapi nilalaman at also yung ways of this world. But again, hindi tayo dapat magsasama na kay Kristo lamang ang kapagumpayan.
paano nga matinit na pagsunod ng mga pistol. Kung mapanahon ako na ito, ito ay yung balilan. Kung pa, kung balilan. Bakit tayo na mga Kristo na Kristo na wala. Para sa mga mananap na kaya, viewers, choice for Christ overcome death. Ayun. Dahil si Kristo ay nagtatanong pari to inherit that victory over sin. No Christ victory. Daily. Grow tayo pagkakita na Diyos. Sa mga nabi dito, kailangan natin i-apply. We must put it into practice, pamungan natin sa ating pamilya. Turap ang ating paligid. Kawawa ng mga next generation. Kawawa yung mga bata. Yan sa mga parents, sa mga kasamang bata. Sa ating pamilya. Step. Pamungan natin. Trabaho. Hindi na sa Kristiyano. Magtrabaho tayo na parang Kristiyano, pag-aaral tayo, pakagaya ng isang Kristiyano, tayong panggap, must do is, to practice, and also, believers, we must repent of our self-centered arrogance, and self-entitled. Induction pa na, pakalapan yung problema sa hindi natin. We value more of our rather than Christ. Kaya ito yung tanong eh, my friend, ano? Gusto ko yun. Ano ang halaga nitong mga pinag-usapan nga rin? Ano ang halaga nitong mga pinag-usapan nga rin? Para sa akin. So, find this channel. Man, you must act like me. Kaya ito kailangan mo tanong. Ganyan sa akin lahat. Must act in the opportunity. Para naman po sa mga believers. Nawa itong sinding warning upang sumpungan mo kapatawaran ng Diyos. Mayaman ng Diyos, kanyang grasya at awa, umabit niya sa kanya. Pagsisigan mo, paliguran mo yung masalanan. Hindi mo pagtagumbayan ng pamatayan, dulot ng masalanan. Kung wala ka kay Kristo. Kinalangin mo, gawa ni Kristo na naging siyang kabayaran sa mga kasalanan. Hindi ko ang Diyos ang pagbigay. Umapit ka lang sa kanya. Pagsisi. Simula mo mong may pagkilala sa kanya bilang Diyos. Panginoon ng tabi ng buhay. Kaya nga nalang. Mga salamat po. Tunay na natin ng mga our words are not enough to express thanksgiving. Hindi tayo pati ng tao. Kami ay dumugulo. Kami ay iyong patawarin sa marami kami sinayang na oras. Saan sana naging malalim ang pagkakilala namin sa iyo. Panginoon, patawarin. Panginoon, dami po yung papakumbuma. Nakita namin gaano kakalakid ang buhay namin. Gaano ka namin kakailangan. Gaano ka walang kwenta ang aming sarili. Kung saan ang harap mo. Kami pa sa iyo. Salamat sa iyo pagkutunan. Pagkailan mo ligtas mo. Bilang-bilang sa pagbibigay ng basura sa iyong harap. Hindi kami ay hiligtas mo sa iyong gali. Salamat sa iyong awa. Kung saan, kung makaling wala kang awa, kami ay dumiretso na sa dalag-dala. Ako. At Panginoon, alam namin sa aming mga sarili na hindi namin kaya pagpapayang hindi ay ayon sa iyo.
kahit sa salita. Ngayon ito po, mabay sa ito po ang times na dapat at sa lahat ng ilang po ang pangalan nito. Ate po sa bisabay ng mga Diyos na nakahila. Diyos na Diyos na nakahila. Nakahila po ako kahila. Dumarating sa punto at pinagpapatid po kasi pa at sa pagkatilin pagkustuhan. Hindi mo tama na ka ng sacrificio. Yung buto kala si Kristo para umaas sa buong bigaw. Ako ay hindi ka dapat na pinilimot ko ang bigat ng kasalanan ng malakalakot ng buto. Ama, patay mo. Ako ay pintas mo. Ang pagkasasala ko ay nagdudulot na paglay. Tulungan mo ako ng para makita na ang sarili ay pagsipin para salamat sa iyo pagdiyan at tunuhin ko yung pagbibig at tunuhin mo at muli mo ay loob at muli tumino sa lakad sa salamat Para sa inyo pa rin makatulo at saan para ating ilumpin ito ang ating human ito. Pagpuksan mo natin ito sa kanya isang po kanya Christian at ikaw hindi Christian ang ilumpin pa rin. More he knows in the ways to whom I bring my need. O gracious God, my source of strength, in you I live and breathe. His heart is yours by wisdom now, each thing and power by sovereign hand. Renew my spirit, help me stand, be glorified today. As day unfolds, I seek your will in all of life's demands. And though my breath surprise me still, I cling to your command. Let every effort of my life display the much less world of Christ. Make me a living sacrifice. Be glorified today. As sun gives way to darkest night, your spirit still is here. And though my strength fades like the light,
Your mercies will appear. I rest in you, abide with me. Until I trust in suffering, give way to final victory. Be glorified today. I rest in you, abide with me. Until I trust in suffering, give way to final victory. Be glorified today. Be glorified, I pray. Tayo po'y manalangin. Ama, muli, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapaalala sa amin ng bigat ng aming kasalanan, ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig na hindi namin masukat. Panginoon, sa linggong ito, tulungan mo kami na baunin ang iyong salita upang ito'y aming ipamuhay at may mai-represent namin, may pamuhay namin ang iyong bugtong na anak sa aming buhay. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat. Binibalik namin sa iyo ang papuri. Peace be to the brothers and sisters and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible. Amen. Happy Lord's Day, mga kapatid. Thank you.